Purihat ni ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awit at purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Inilulog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyon namang panatilihin ang paikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Nung mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nanalangin ng ganito, "Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan.
linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan. Sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit sa ang bansang aming kasadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa amin ay tumpak, sa mga magulang namin nararapat. Pati na sa amin ang parusa'y tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo nang makitil ang buhay. Bayaan na akong mabalik sa lupa, masarap pa sa aking ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin, lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ang hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay na ang naririnig ay mga panguyam. Nang panahong iyon, sa Ekbatana, Medea, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. Pitong ulit na siyang nagpakasal. Ngunit, bago siya masipingan, bawat na pangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, pihong ikaw ang pumapatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, pito ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan? Kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa. Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa. Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbikti. Ngunit nagbago ang kanyang isip. Hindi, nasabi niya sa sarili. Hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, iisa-isa ang anak mong babae, nagpakamatay pa dahil sa malas. Para kung itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao. Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik, ang nasisiphayo. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag.
pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Sa'yo ako'y tumatawag, buong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob, siyayaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa'yo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan nang di mamay kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at may iwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila ay namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay.' Maling-mali kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang mamatayan ng isang mahal sa buhay ay tunay na isang masakit at mahirap na karanasan. Ay nagdudulot ng pangungulila ng kalungkutan. Kung kaya nga, tunay, nandoon lagi yung pagdadalamhati. Kaya ang tanging ating inaasahan sa mga ganitong sitwasyon ay yung katotohanan na hindi katapusan ng lahat ang kamatayan.
sapagkat tayo ay umaasa na siya o ang mahal natin sa buhay na pumanaw ay sasapit sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya tayo ay nagpapadasal. Tingnan niyo, pag tayo ay namatayan na mahal sa buhay, nagpapadasal, nag-aalay ng pamisa para sa ating mahal na yumao. Nagpapamisa habang nakaburol ang ating mahal na yumao. Ito ay sa pag-asa natin na ang ating mahal na yumao ay tunay na sasapit doon sa kanyang muling pagkabuhay. Ang hangad natin, sila ay makarating doon sa piling ng ating maylikha. Kaya nga, naroon yung ating matibay na pag-asa na tunay. Pagkatapos ng buhay natin dito sa mundong ibabaw, meron pa. At yun yung ating inaasahan. Ngayon sa ating ebanghelyo na pakinggan, narito ang mga Saduseo na malinaw na binanggit sa ating ebanghelyo na ang mga Saduseo ito ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya nga, sinubok nila ang ating Panginoon na kung saan ay naroon yung isang babae no, na nag-asawa at ang kapatid at ang babaeng ito, yun ang pangasawa, ay namatay. Ngayon ay 7 magkakapatid yung lalaki. Kung kaya nga nang mamatay yung panganay, pinakasalan ng sumunod yung naiwang babae. Hanggang doon sa 7, walang naging anak at pareho silang namatay. Kaya ang tanong ng mga Saduceo, pagdating sa kabilang buhay, sino ang ituturing na asawa? Sapagkat ang pananaw ng mga Saduceo, pagdating doon sa kabila, pagpapatuloy lamang ng buhay dito sa mundong ibabaw. Pero doon sila sinabihan ng ating Panginoong Jesucristo na mali-mali ang kanilang pinaniniwalaan. Kung kaya nga malinaw na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo na sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na nag-aasawa, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Kaya napakalinaw ng aral ng ating Panginoon. So pagkatapos ng buhay natin dito sa mundong ibabaw, meron pa. Kaya nga, mayroon tayong dahilan kung bakit tayo ay nagsusumikap na magpakabuti dito sa mundong ibabaw. Sapagkat ito ang magiging daan natin upang tayo ay makarating doon sa piling na ating maylikha. Kaya naman, pinapaalaala sa ating ngayon ng ating Panginoong Jesucristo na tunay ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ay isang paghahanda patungo doon sa kabilang buhay. Kung kaya nga dapat nating pagsumikapan na sundin ang mga hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Dapat nating pagsumikapan ang nasundin ang utos ng ating Panginoon, ang utos ng pag-ibig. Sapagkat ito, yung magiging daan natin para tayo makarating sa piling ng ating maylikha. Kaya nawa, ito mo ay magsilbing lakas para sa atin upang pagsumikapan natin na tupdin ang kautusan ng ating Panginoon. So may dahilan kung bakit tayo ay dapat na magsumikap na sumunod sa utos ng ating Panginoon. May dahilan kung bakit tayo dapat na magpakabuti sapagkat naroon naghihintay ang ating Ama sa kanyang tahanan sa langit. Kaya sana pagsumikapan natin at natupdin ang kalooban ng ating Ama upang sa ating pagsusumikap
tayo ay makarating sa tahanan ng ating Ama sa langit. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 kailan mo, o sana sa kaitaasan, ninakpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, o sana lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawang kanya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Maraming sumasalamin ka, sambahin ang alam. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
tukso at niyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan narawaraw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paghalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
dismissed. All my heart, set Jesus up before you. Cease it all me, for you praise and praise. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you. Cease it all me, for you praise and praise. Not to touch, nor taste, nor touch, be granted hearing, only do we trust, seek you. I believe, for God our Son has set it, what of God forever shall endure. Heathen God, devoutly I adore you, truly present underneath this veil. All my heart subdues itself before you. Cease it all before you praise and praise. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa ikaw ay aming may pagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petra Elcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasana, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiyo po muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinisimula ng gawin ang extension area sa gilid ng main church. Atin pong sinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng gawaing ito. Mangyari makapag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito.
Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirements of the CBCP as national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Austeria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman ang inyo pong makikita ang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makapag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Kaugnay nito ay pinapaalam sa lahat bukas, 8 ng Hunyo, ay walang misa ng 2 ng hapon at sa Sabado, 10 ng Hunyo, ay magiging 10 at kalahati ng umaga ang ating healing mass at liturgy. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong biyaya at awa. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasa sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala,
para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating balalapagdiriwang, umayo kayo sa kapayapa at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa tagapagligtas.